And I will give you favor in the sight of the Egyptians. They will give you gifts when you go. You will not leave empty-handed. Masaya po natin sa Tagalog version. Itinutong pa ng Diyos, pagagaanin ko sa inyo ang loob ng mga Egyptyo upang may madala kayo pagkalis. Nagsasa po natin 22. Lahat ng babae ay mamihingi ng damit at ahas na ginto o tina sa kanila mga kapitbahay at sino magbabae ng doroon. Ipasusun ninyo ang mga ito sa inyo mga anak sa ganitong paraan masasamasam ang ari-arian ng mga Egyptyo. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon tayo kay Panso ng Daling Kananin. Muli po ang inaman, salamat sa iyo. Sa kabuwalan ng matay ng Panginoon, ang pinasisimula na sa amin sa kagalakan ng Panginoon sa pagtanggap ng iyong mga salita. Dahil alam namin ang salita mo yung buhay ng Panginoon para sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na nangarito, Panginoon, upang makinig ng iyong mga salita na magkakalagaw sa iyo na may bukas na puso, bukas na mga kabay, loving you and living as cheerful givers together. Hindi lamang na mga ikaputan, kundi kanilang mga buhay, Panginoon, kanilang mga oras at lahat-lahat. Ngayong oras na ito, Panginoon, nanguli, patuli kami magsasalo-salo sa iyong salita. Hinihindi namin ang salita mong makapangyarihan ay pangyarihan mo na anointing mo, Panginoon, upang maging buhay, magsakita mo ay dahil authority, Lord, makapagturo sa aming lahat. Bahilan mo din ang iyong kapangyarihan ng bawat puso sa ingat na nakikinig, Panginoon, upang sa gayon ang mga salita mo hindi mo wala ng kabuluhan. Kundi ba, manasok, Panginoon, sa puso at kalooban ng bawat isa at na-enjoy ng bawat sa amin ng salita mo at panakaralami ito sa pakikipabayan namin sa daily. And anoint your preacher, God, sa pagdating ng Panginoon, ang salita ay sa'yo, matibig sa akin. Kabitin mo lang ang instrumento, Panginoon, kundi ko mag-usap sa pawagalitan ko. At tunay nga po, Panginoon, sa lahat ng gagawin mo. At gagawin namin for your glory, ikaw ang mataas at kaming lalay mababa lamang. We love you, Lord, and we are giving all the glory back to you in Jesus' name. Amen. Amen. Sabi po sa Psalm 40. Magpahayag ka, tinig. Sino ba may tinig dito? Amen. Lahat tayo may tinig, ano? May tinig ba dito? Wala. Yung tinig na nakapapahayag sa pamayunan ng sign language. Pero tayo na ay may tinig. At ang sabi ng sa Psalm 40, magpahayag ka, tinig. Na ibig sabihin, tayo lahat ay boses. We are a voice. Di ba? Tayo ay boses. Boses ng ano? Boses ng tagumpay. We are the voice of victory. Hindi tayo tinig ng kakalunan. Hindi tayo tinig ng kinakabahang malabagan. Kundi tayo magatinig na magpapahayag ng katagumpayan ng Diyos sa ating mga buhay. Nagtatagumpay ba ang Diyos sa buhay natin? Amen. Sabi sa unang 1:5-4, whoever is born of God overcomes the world, even our faith. You know, ipinanganak ng Diyos ay nagtatagumpay sa sanlibutan sa pamamagitan ng pananampalataya. We overcome through faith. No faith, no victory. Kung wala kang pananampalataya, wala kang tagumpay, kapatid. Sapagkat sabi rin sa bibig ng Panginoon sa Kristo, without faith, it is impossible to please God. Kung wala kang pananampalataya, hindi mo malulugod ang ating Diyos. Amen? Kaya ano ang malulugod sa Diyos? Yung pananampalataya ng bawat isa sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang mga salita na natala, nasulat sa aklat ng banal na kasulatan. Amen? Dito po sa favor ng Diyos, sisimulan po natin yung mga issue sa banal na kasulatan. Una po ay sa buhay ni Abraham. Doon sa Genesis 15, nagbigay ang Panginoon ng salita kay Abraham na siya ay makipagtipan sa tao. Nagkaroon ng isang blood covenant o tipan ng dugo ang Diyos sa tao. Na kung
Hindi ka linipin na magpawala ng iyong ari-arian, anak mo, magpawala, kasi wala pang anak si Aaron eh. Pinanakuha na siya ng Diyos. Kaya, nagdadawad siya. Sabi ng Panginoon, hindi ka linipin sa kanya kasi Panginoon, yung anak ng matulog si Eliasar, ang siya magpawala ng lahat ng ari-arian ito. Sabi ng Diyos, hindi. Anak mo ang magpawala ng ari-arian mo. At inilabas siya ng Panginoon, sinabi sa kanya, ang isang palayog na umuuso at maningas na sulo na dumaan
tatlo na dumaan sa gitna nung pinatay na hayop. Palayo, ano sabi si Jeremiah 18? Ang Diyos ang magpapalayo at tayo yung palayo. Di ibig sabihin sa pakikipag-covenant ng Diyos sa tao, it is a blood covenant, ang dumaan sa gitna ay yung Diyos na gumawa ng palayo. At yung palayo ng tayo ay umuuso na ibig sabihin, ikaw kapatid, kung makikipag-tipas ka sa Panginoon, ihahandog mo ang buong buhay mo as a living sacrifice and a sweet-smelling savor sa harap ng Panginoon. Dumaan sa gitna, yung Diyos na gumawa sa atin na mga palayo na gumawa kay Abraham bilang siya yung tao noon na nakikipag-tipas sa Panginoon. Dumaan sa gitna ng biyak na katawan ng hayop. Ang sabi doon sa Hebrews ay the body of Christ na pinunin na curtain upang makapasok tayong lahat sa Holy of Holies o Most Holy Place. Naintindihan niyo po ba yung simbolism na binibigay sa atin ng Panginoon? At pagkatapos sinabi ng Panginoon, mga anak mo at mga ina mo ay paparoon sa isang foreign land, sila ay magiging mga alipin, sila ay mahihirapan sa loob ng 400 taon. Ngunit ang sabi niya, pagkaanong nalabas sila na masagana at mayayaman. Napakapagtipan ang Diyos sa tao. Si Abraham ay sumisimulo sa ating lahat ng tao. At ang nangyari dito na makipagtipan ang Diyos sa tao, ito yung simula na blessing covenant sa ating lahat. Kay Abraham, bakit? Kasi, Abraham fathered the covenant. Siya yung naging ama ng covenant. Siya yung nagpangalak sa covenant. At pagkatapos, siya yung pinagmulan ng lahi ng ating Panginoon Jesucristo. Di ba sa lahi ni Abraham? Doon nagmula ang lahi ng ating Panginoon Jesucristo. And Jesus Christ is the author and finisher of our faith. Na ibig sabihin, yung pagpapala ibinigay kay Abraham noon ay pagpapala para sa atin ngayon. Sapagat tayo yung generasyon tatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. We are the receiving generation of the blessings na ipinangako ng Panginoon. Diba sabi niya, I promise Abraham, I will keep. Ibibigay ko ano ang ipinangako ko sa iyo. Ibibigay ko ano ang ipinangako ko sa aking mga anak. Kaya nga po, we mga kapatid, ang kailangan natin ay communion with God. Sa panalangin, tayo ay nakikipag-communion sa Diyos, di ba? Nananalangin ka, kinakausap ang Diyos. Binasa na yung kanya salita, kinakausap ka ng Diyos. Two-way communication. Kaya na ang Diyos ay maraming pangako para sa bawat isa sa atin. Kami man ay may nakawalang pangako mula sa ating Diyos. Paniwalaan ninyo, sapagkat tayo nahi ni Abraham, mag-aanak ni Abraham sa pananampalataya, na tatanggapin din natin ang pagpapala na ibinigay niya kay Abraham at sa lahi niya na nasa banal na kasulatan. We are the spiritual Israelites, sabi yan sa Galatia. Tayo ay spiritual na Israel, ang iglesia ng Diyos, ang spiritual na Israel ng ating Panginoon. At kung paniniwalaan natin ang pangako niya kay Abraham at yung mga pinangako niya sa atin niya,
mga natitigda sa mga tinig sa palengke. Yung pagbubong pinipili nyo ay may substance o wala? Pag sinabi ko may substance, may naman mangalagang buko o tubig na nilagyan ng konting gatas at sabaw ng pandan at asukal, eh presto, binipili natin 5 piso o 10 piso, wala na ang lamang buko. Di ba? Pag sinabi may substance, apa may namang buko yan? Naroon yung buko, may naman. Yun ang sinasabi ng Panginoon, ang salita niya ay may naman. Kapag sinabi niya, may blessing siya sa iyo, kapatid, hindi sabaw ang ibigay sa iyo ng Panginoon, malaman ang ibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Ang salita mula sa langit ay may substance. Ibig sabihin, ibigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kapag pinigyan ang Lord ng salita, may revelation siya ang ibibigay sa iyo. May kapahayagan ang Diyos sa iyo. Ang paraan ng tao, it is a failing system.